Please subscribe niyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow niyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko. Yun na nga ng mga Alvin, gagawin natin ngayon. Dadalhin ulit natin si Papa sa may emergency hospital. Papalitan ng catheter si Papa. 2 weeks na, no? Yun. Gagawin natin ngayon. So, tatawag ulit ako ng taxi. Medyo mahirap na naman ito kasi. Dito sa kabilang side kasi mayroon ng taxi. Pag dito, may laman. May mga kabako. Pag dito sa kabilang side, available. Eh, ayaw naman nilang umikot dito. Kasi nga, traffic. Okay, hintay tayo ng taxi na agad. Okay, hirap talaga. Hindi okay eh. Mayroon talaga pumarap dito ng taxi. Sa side na to ah. Pero pag doon sa kabilang side, ang daming available eh. Dalawa kasi yan mga kabilang. Dalawang lane yan eh. So ito sa amin. Ito sa kabila pa. Ganyan. Yung pag ayun oh. May available na naman na taxi mga kabilang. Okay. General Hospital po. General Hospital. Ah, diba? Ayaw niya. Ayaw niya umikot dito mga kalibig. Kaga na lang tayo mag ano, na para ulit yung taxi. Mapalitan natin yung ati si Papa. Ayan. Saan niya lalagay yan? Mga Arbin, nandito ang General Hospital nandito ko sa Well of Hope. Hope ko na sana no, mag-miracle, mawala yung stone, ay ito yung bukol na nakaharang sa pagiging ni Papa. Kasi yun ang yung dahilan kaya hindi makaisip Papa at kailangan ng papalta ng catheter si Papa kada 2 weeks. So si diyan sa emergency pa lang, daming pasyente. Walang higaan si Papa no. Na mahigaan kasi kailangan makahiga si Papa para mapalitan ng catheter. Hindi naman siya pwedeng nakaupo, no? Kailangan nakahiga siya kasi catheter, alam niyo man nakaano sa ano niya. Tapos yan yun na papalitan ng catheter. Para kada 2 weeks ko napalitan yun. Okay, mag-aantay muna kami ng higaan at papalitan ng catheter si Papa. Okay, abot naman dun sa catheter, ay sa taxi, mga kalibin mo. Eh, yun, nahirapan lang ito muna ng taxi pero para kay Papa kasi dun sa kabilang side, dun maraming taxi na available. Sa harap namin, halos bilang eh, parang wala pang available. Kaya yung sa kabilang kalsada na mga available, ayaw umikot. Pero nung nasakyan namin, umikot siya na papunta sa tapat namin. Kabilang ano siya lane. Buti may ganun na mga taxi na mga iba eh. Pero naintindihan ko naman na yung iba ayaw umikot kasi medyo mahirap umikot sa amin eh. Medyo yung daan kasi sakto lang. Kaya kanina nahirapan na naman kami umanap ng taxi para kay Papa. Pero okay lang, tsatsaga kami para makakuha ng taxi. Pagka magpapalit ng catheter kay Papa. Ay, tapos sa CR pala kaya hindi ako nag-vlog dun. Walang ilaw sa CR ngayon dito, no? Sa emergency hospital. Hindi ko alam bakit. Kaya hindi ako dun nakapag-vlog. Okay, so yun. Naantay namin si Papa na mapalitan ng catheter. Pero unahin namin yung mahigaan niya no, na bed dun. Kasi puno ng pasyente lahat ng bed dun. Tapos ang tayo namin magpapalitan siya ng catheter. Maraming tao ngayon dito sa emergency. Friday pa lang ngayon. Okay, tapos mga pala na no, mga kalibin, yung sa catheter no, na pansamantala na solusyon kay Papa. Dapat kasi operasyon talaga eh, para mawala yung bukol lang mahanag sa pag-iili ni Papa. Pero hindi nga niya kakayanin yung operasyon na yun kasi nga saya katawan niya, payat siya, tsaka sa ito. Kaya catheter ang second option o solution namin. Kung catheter okay naman, sabi ng doktor, kada 2 weeks, papalitan. Nga lang masakit yun na
papalit tsaka alisin. Tapos bukod doon, yung gamot na maintenance niya masakit din kasi 1,000 pesos. Anim na gamot pa lang. Nagpapasama ng amin kasi kasi pang kamakabi. Ayan. Mapapalitan na natin ng katipit si Papa. Ano. Maraming pasyente dyan pero maswerteng na nauna si Papa kasi doon sa surgery na department, konti doon. Pero sa ibang department, marami. Okay. Pero yung chart ni Papa, wala pa. No, wala pa yung chart ni Papa dyan. Pero inuna na siyang pagtanong katipit. Sabi, antay na lang yung chart. So, doon kami medyo magtatagal. Pero okay lang kasi napapagtan ng katipo ni Papa. Ang ano, sa pagpalit ng katipo ni Papa, yung nagpalit sa kanya, babae. Hindi ko alam kung pasmado ba o kabado eh. No? Kasi nanginginig siya. Tapos yung pinasok niya yung, ayun, tinanggal yung katipo. Ramdam ko yung sakit ni Papa. Tapos yung pagbali, ay yung pagbago naman, yung pagpasok ng bago katipo. Pinasok, no? Tapos, parang hindi siya sanay. Pagpasok niya, nilagyan niya ng tubig. Parang nagkamali pa siya, no? Inigot niya ulit yung tubig, tapos nilabas siya ulit yung catheter. Di sakit na naman nun. Tapos pinasok niya na naman yung catheter, sakit na naman nun. Binalik niya yung tubig. Pero wala, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kailangan tingisin ni Papa yung pagtanggal kabit ng catheter. Kasi yun lang yung paraan para makaiyi siya. Malaki kasi yung prostate na bohol, yung pala na prostate tawag doon. Kaya kailangan katikin si Papa. Kada 2 weeks papalitan yun. Tsaka yun nga, medyo na isa pang pahirap sa amin. Bukod sa katikin, mahirap yun. No? Para kay Papa, napakasakit. Tapos siyempre, inibili rin namin yung katikin. Tapos yung isa pang masakit, sa bulsa naman yun, masakit. Yung maintenance siya nga sa gamot na 1,000 pesos, 6 pa lang. Yung maintenance na gamot na yun, mga kaibigan, niinom niya tableta para yung catheter kasi mga kaibigan, pag nilagay yan sa ano nyo, sasama yung dugo dyan eh, yung dugo nyo. Si Papa, sumasama yung dugo niya dun. Siyempre, pag sumama yung dugo niya dun sa catheter, dapat ihilang eh. Maubos yung dugo niya, siyempre, di ba? Kailangan may resetang gamot sa kanya, inumin niya yun para yung dugo hindi sumama, ihilang yung lumabas sa kanya. So, antay namin yung chart ni Papa, tapos para makawin na kami. So, yun ano mga kalabili, sa tawag na ako ng Pasko. Isa na resort? Ito yung emergency. Pasko, Christmas light. Okay, tawag na taxi, uwi na kami ng mga kalabili. So, another, ano na naman. 2 weeks ulit, papalitan na namin ulit ng katipin si Papa. Masakit. Kanina talaga mga kalabin, ramdam ko yung sakit ni Papa. Nahawa ko kay Papa, talagang yung paa niya. Pagka nilalagay, napapa-angat. Eh wala, no choice naman. Hindi facing talaga ni Papa yun. Ayokong makita si Papa na tinatanggalan ng katipin tsaka nilalagyan. Sakit eh. Ang naramdam ako yung sakit eh. Pero yun yan, no choice. Kailangan talaga yun ni Papa ng catheter para makaiwi siya. Operation naman kasi, di rin niya naman kaya. Okay sana yung operation, mga kalabili, isang bagsak eh. Isang beses lang. Kaso hindi kaya ni Papa yung katawan niya kaya tsaka sa edad niya. Ano yung mangyari, hindi maganda. So yun ang solution, catheter muna. Ito, bitch, papalitan. Tapos yun nga, kasabay nun, may maintenance. Na gamot, kasi pag hindi siya minum ng maintenance sa gamot na yun, yung dugo niya sasama sa catheter, no? Dapat sa catheter, ihilang. Eh, mahal din yung gamot. Kasi 1,000 pesos, anin pa lang na gamot. Okay, tawag na ang taxi, mga kabil. Uwi na tayo, mga kabil. Ayun na, okay na, pauwi na tayo. Napapalitan ng catheter ni Papa. Hello, masasarap na.